Okay, video vlog check everybody, and we are going to do a vlog edit using the brand new Huawei MateBook 13. At marami nagre-request na I should try do a video editing vlog to showcase the power of the Huawei MateBook 13. So ito siya, Huawei MateBook 13. Since nagba-vlog naman ako almost every day, so hindi ko pa na-try mag-edit here. This will be my first time to try. But nakapag-edit na ako pero hindi ko pa siya na-render. And I want to test the Core i7 10th generation processor nito. So yung graphics nito, tsaka yung kanyang SSD. For sure, mabilis to. Wala akong marereklamo dito. Because, kasi talagang very confident ako na it can do more editing loads sa laptop na ito. But first, I need to showcase kung ano yung mga ginagamit ko ngayong sa laptop ito. First of all, kinabit ko yung USB to Type-C here. Para tapos nakakabit yun sa USB hub. This is the USB hub na SilverTech. Dito nakalagay, nakakonect yung aking SSD na hard drive at saka yung mouse. Also, may isa pang power dito, which is nagpa-power ng ring light. So, from sa device, sa small device ito, nakakonect siya dun sa USB hub, and also, it powers three devices. Yung mouse, yung SanDisk na SSD ko, tsaka yung ring light na kung saan nakatutok sa akin ngayon for vlogging. Camera, hindi mo nakakonect yung camera dito. So, actually, I'll press a record na sa aking laptop. Teka muna, paano ba ito mag-record? Record muna natin na. Okay, may konting problema. Kailangan ko lang muna i-restart itong aking laptop. So, balik tayo in a bit. So, heto na yung aking Singapore trip na video namin to. So, hinati ko na from a 43 minutes video, meron ako mga 30 plus na video files na 1080p. So, hinati ko yung video ko na good for 15 minutes kasi this is a family video naman, di naman actually a vlog. Well, it's also a travel vlog. Ayan. Ayan. So, naglagay na ako actually ng audio. Ayan. Ayan na yung B-roll ko for the family video travel vlog. So yeah. Sana malinaw itong video na nakikita niyo, no? So after I do a kasi una naglatag muna ako ng videos, yung 30 videos, tapos after ako maglatag ng 30 videos, nag-splice na muna ako ng mga kinakailangan kong video para doon sa aking storya. Tapos ano bang ginawa ko? After ko mas splice yung mga kailangan kong i-edit or isama doon sa aking istorya, ang ginawa ko naman ay nag-stop ako sa almost 15 mark kung saan doon yung storya ko. Ayan, 15 minutes mark. Actually, nasa mga 14. Hindi pa umabot ng 15 minutes kasi parang dito, it's a good ending na, you know, pinakita ko yung jewel sa Changi Airport, at magko-continue yan sa part 2 video namin. Ayan, at least ito, medyo magandang-gandang angulo, no? So, nakikita nyo yung Huawei MateBook 13 in action in video editing. So, actually, ayaw ko lang, nalagay pa ba ako ng mga caption dito? Yeah, nalagay tayo ng caption. So, naghanap ako ng mga parts na pwede, kung saan pwede ako maglagay ng B-roll. So, nakita ko isa pang area na pwede akong dagdagan ng B-roll. Pwede ko lang ito i-copy. Tapos, lagay ko dito. Ayan, paste. Cut. Tapos, and there you go. Tapos na. Tapos yung ating epilogue ng video. Ayan.
So wala akong nakikitang lag, no. Check natin kung ipipreview niya sa high quality itong video na to. Kumbaga, kasi ito yung ano eh, itong part na to, ito yung nagbibigay ng highest quality of preview. Ayan, naka-highest quality na preview tayo dito sa part na to. So, makikita nyo, mas malinaw siya. Hindi siya yung medyo downgraded. It's only 1080p and it display a much more clearer. Ayan, medyo naglag ng konti, no? Pero okay lang yun. Ayan. Kasi I think it's from the original video, eh, nung aking... kasi gamit ko dito smartphone Asus Max Pro M2. Ayan ang ginagamit ko pang record. And that's the end of the video. Ayan. So check ko muna yung aking naka-disable resample, 29 frames per second. Okay, save natin. For the audio, taasan ko yung audio gain ng volume around 5 decibels. Ayan. Ayan. Ito tumas na lang konti. Ayan. Tapos dito, I will add now my epilogue. Meron ba akong copy ng epilogue dito? Wala na sa SSD. So, maglalagay ako ng outro. Yung aking usual na outro video. Where's the outro? Ayan. Lagay ko dito. And... ayan. Saan naman siya? So, maglalagay ako ng caption, medyo mahaba-habang ano to, kasi mga caption ko dito. Tapos, i-render natin to. So, orasan natin siya kung gano'n siya katagal, gano'n kabilis. Mag-edit ang Huawei MateBook 13 i7 10th generation 16GB memory. So, check natin to na magsisave siya at mag-render sa SSD mismo ng laptop na ito. Okay, let's do this. So, ito na guys. Tapos na yung aking video editing. So, save natin to. Save, tapos i-render natin siya for a 1080p video, tapos saka ano siya 30 frame per second. So ito na, save natin sa folder. Teka lang, baka magkamali tayo. Save natin sa isang maayos na folder. Ilagay ko sa desktop para madali ko siyang makita. Save na natin. And now press na natin tong render. So nag-render na siya, and let us timer na natin siya, no? Timer na natin. Where's my stopwatch? So naka-timer na ako, start na. So malalaman natin kung ilang minutes tong 15 minutes video na 1080p 30p na vlog. So check natin kung gano'n siya kabilis mag-render. So nakikita ko naman, no, very fast yung kanyang ano, movement. Means that mabilis yung rendering nito. So, antayin natin to. Ewan ko, naririnig yung fan, no? Yun yung tunog ng fan ng laptop na ito. It will work only if naka-plug ka sa power or sa electricity. Kasi pag hindi ka naka-connect sa electricity, yung fan hindi gagana. At yun yung mag-result na iinit yung laptop. Pero since nagre-render na siya at gumagamit siya ng maraming power, check natin yung heat. Medyo may konting, medyo mainit siya. Medyo mainit. Ayan. And it's a normal thing kasi gumagamit ng maraming power yung laptop. Medyo mainit siya. Parang plancha. So, ito na. Close to 100%. And it's mga 28 minutes yung time ng pag-render. Actually, ito yung time ko. Yeah, it's 28 minutes. And here, medyo matatapos na siya. Actually, ito na yung end video ko eh. Nung aking vlog. 28 minutes or 29 minutes ang exact niya. Ayan, 100% na. Ayan, 29 minutes ang rendering time nitong vlog na ito. So, saktong 28 minutes ang pag-render itong 15 minutes video na 1080p. So, ito na yung quality niya.
Okay naman. Alright. Medyo malinis siya. Okay siya. Depende rin kasi sa camera nyo yung quality. But for me, kung mabilis siya mag-render, okay na rin din. So okay naman, 28 minutes for a 15-minute video na vlog na 1080p 30fps. So okay naman for me, mabilis. Medyo napapansin ko lang yung init niya, hindi maiiwasan. Although naka-plug lang, naka-plug naman ako, I'm not sure kung factor ba yung pagkuha ng power ng aking mouse, nung ring light, tsaka nung SSD. I'm not sure. Dapat pa tinesting ko pala na walang nakakabit na external devices para at least pa-check ko kung umiinit. Pero dati naman, pag nagda-download ako ng malaking files, naka-plug naman ako, gumagana yung fan. Well, for me, okay naman. Medyo mainit lang yung sa parte nitong sa unahan, ito sa unahan. Itong unahan na part na to, medyo mainit lang. Pero narinig ko yung fan, confident naman ako na hindi naman siya masusunog or sasabog, no? So, kasi all of the body component ng Huawei MateBook 13 is metal. Kaya yung heat, madaling ma-absorb ng metal. Pero buti nila may fan para at least merong exhaust at merong pampalamig for the processor nitong laptop na ito. For me, bilis naman, 28 minutes, almost close to 30 minutes for a 15-minute video na render. 1080p 30fps. So what if na mag-edit ako ng 15 minutes na 4K? Oh my God! Medyo, hindi ko alam kung ilang minutes aabutin nito, pero medyo feeling ko malaking file to, no? To compare ko na ng mga na-edit ko dati sa ibang laptop. So yun, thank you guys for watching. So I hope you enjoyed my video for today, featuring the power of the Huawei MateBook 13 in video editing. Hindi na ako nalagay ng mga animation or graphics, whatever. Mga simple edit lang. Okay na yun. At least napakita ko na mabilis naman yung rendering niya when it comes to video. So yun, maraming salamat. And don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video blog adventure. Okay, thank you kay Huawei Philippines for the pahiram. Itong laptop na ito, I'm very excited to try next time na makahit D14 or D15. Ayan, padala nyo sa akin dito at para matesting natin. Alright, see ya!